Pero pag walang ebidensya, haka-haka lang. Naku, lebak-lebak lang yan, oy. Lebak-lebak. Kasama pa ni Nera. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel, Mang Libak na ta! Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ako ang inyong pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta! Welcome back sa mga bagong subscribers ko dito. Thank you very much for trusting na manood ka dito. You really spend your time and effort na ipamumukha kong ito. Diba? Maglebak-lebak lang ta, oy, sa atong mga time ba na we're very stressed, we're worried about our life, kung anong uulamin natin bukas, or kung may pera pa ba tayo hanggang 15. Ay nako, wag muna natin pag-usapan yan at intindihin, maglebak-lebak ko na ta. Eto na, nako po. Sa mga tao, sa mga bashers Direk Daryl, akala nyo hindi kayo totohanin Direk Daryl. Yap, naku, totohanin kayo. Sabi pa nga niya, tapusin ang laban. So paano na yan? Nagtatago na daw yung ibang taong nagbash ka Direk Daryl Yap na pinalanganan siyang PDF. Ganon. Yung bastos na pangalan ni Direk Daryl Yap, ayoko i-mention dito kasi nakakabastos talaga mga taong ito. Diba? Sabi ni Direk Daryl, basahin nyo. So ayon, nagkataon naman na nakita ko yung mga taong nagsabi ng itong word, false accusations noong nasa Davao ako. So doon na ako nagsampa ng kaso. Huh? So it means naga-Davao ba yung nagsalita o nagbaba siya kanya na pinangalanan siyang pedophile? Ay, sorry, hindi pala yun. PDF file? Naku po, sa Davao, magkano kaya, uy, 7 million, sabi nila yung 7 million daw last 2 years or last year, pero ngayon, 117 million, laki talaga ang kabibing. Mabait na ako nito kasi hinahayaan ko na kayong mag-ipon ng pamasahe. Ay, kawawi naman kayo, kawawi, karma, diba, karma sa inyo eh. Mga hilabtanon, mga chismosa, mga libakera nga wa sa ansaktong lugar. Pataka lang mong sulti-sulti, ha? Pasensya na, nakabisaya ako. Doon sa taga-TikTok na gumawa ng skandal daw kuno, sa nag-comment sa isang batang gapo post at dito sa nagpapapansin na Pinoy Henyo TikTok. TikTok ba? TikTok, hindi TikTok. Bisaya ka ayon. O diba, nag-trending yung Pinoy Henyo TikTok. Akala niya, kasi nagpapapansin kasi. Bakit kaya mga kabataan yun nahilig na mapapansin? Ako nga, hindi ako bata pero napapansin. Diba? Hindi ito pananakot. Ito ay partida. Hindi kayo tinatakot ni Direk Daryl Yap. Pero ito ay partida. Kaya, kabahan na kayo. Kabahan na kayo, oy. Magtago kayo saan? Sa Bulkan Mayon? Sa bibig ng Bulkan? Doon kayo magtago-tago? Or saan ba kayo magtago-tago? Sa forest? English? Sa forest? Sa ilalim ng dagat? Maging sirena na kayo? Maging marina kayo? Naku po, magtago talaga kayo, oy. Kasi walang sasantuhin sa Direk Daryl Yap. Non-negotiable. It means, hindi pwedeng paiyak-iyak pa imot-imot dyan. Hindi pwede yung makasama yung pamilya mo, tapos hingihingi kayo ng sorry kay Direk Daryl Yap, luluhod-luhod kayo, non-negotiable. Gusto nyo kasing ganyan mangyari sa inyo, hindi, makarma kayo. O, diba? Buti na lang, may nabasa akong comment ba? Sabi na isang netizen, buti na lang hindi ako kakamping. O, diba? Mas safe pa lang hindi maging isang kakamping. Kasi yung kakamping talaga, super bitter ang kailang puso. Feel ko ang kailang mga puso ba, sobrang itim. Oh, may itim ba na puso? Puso ng saging. Sabi nga ng mga audience ng Ghost Fighter, tapusin ang laban. Nako, wala na. So, maghintay-hintay na kayo ng sampuna. Sampuna. So, pena. Ano ba yun, oy? Basta, letter. Galing sa justice system. Justice system.
Diba? Maghintay na lang kayo. Sabi ng iba, hala, sige kabibig, tawa ka ng tawa. Baka later on, ikaw na ang pagtatawanan. Eh, ano, bakit naman ako pagtatawanan? Freedom ko itong tumawa. Kasi natatawa ako sa mga nangyayari ngayon. Dapat maawa ka, kabibig. Paano ako maawa kung yung may isang taong sinisiraan nyo na hindi naman totoo mga sinisira nyo? Diba? So, dapat ba akong maawa sa mga taong maninira? Hindi. Yung kasi ang problema ng Pinoy. Diba? Kasi ang problema nyo. Ibig sabihin ha? Huwag ganun. O, diba? In the meantime, mga kabibig, trending pa rin sa Twitter ang MOM at trending din ang hashtag loyalist support MOM. Kasi may mga chika-chika ba na nagkagulo daw ang mga DDS, ang mga loyalista, tapos may nababasa ako yung mga loyalista daw, hindi supportahan ng MOM, pero nagkamali kayo. Kasi si Ate Senador Amy Marcos, pinatawag yung mga ano, yung mga loyalista at ibang, may mga DDS naman nagpunta. At I think na nakita nyo ang mga video, di ba? So, sabi ni Dr. Darliab, salamat sa lahat ng nakakaunawa na hindi na kaya ng Pangulo na lumapit, makisama at magpanatili ng buhay ng alyansa. Dami ng kanyang ginagawa. Kasi they're requesting sana makasama namin si Pangulong Bongbong Marcos. Sana makausap namin si Pangulong Bongbong Marcos. Baka nakalimutan na ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino naglukluk sa kanya pagiging isang presidente. Hay nako, nakatatak yan sa puso ni Pangulong Bongbong Marcos. Masyadong talagang busy ang ating Pangulo. Ay, ikaw ba maging Pangulo? Taray mo nga, maging isang Pangulo. Kasi ang dami mga bashers na, ito si Pangulong Bongbong Marcos, walang nagawa sa Pilipinas. Ikaw na nga, o, sige, ikaw. Ikaw na ang umupong Pangulo. Try natin kung tatagal ka ba ng isang araw. Diba? Huwag masyadong filingero, ambisyosa, demanding. Mukha mo, sobrang demanding. Oo, huwag masyubang demanding, oy. Hindi nga nagdidiman ang mga tao sa iyo. Oh? Hindi nga nagdidiman ang mga tao ang baobaho ng kilikili mo, ang baobaho ng ba mo. Ah, diba? Oh. Pagmamalasakit ng kayang ate, Senator Amy Marcos, ay siguraduhin matatag ang pagkakaisa ng kanyang ipinaglalaban. Higit ano pa man, pamilya. Diba? Oh. And inamin ni Senator Amy Marcos, ito ha, coming from her mouth, na tinalo ni Pangulong Duterte ha ang mga kalaban ng mga Marcos. O, diba? Friendship sila, oy! Kaya huwag tayong magkakalat na kung ano-anong katsurbahan na hindi naman totoo. So, ito lang talaga ang masasabi ko sa inyo, no? Kung talagang loyalista kayo, kung talagang naniniwala kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, kung talagang bumoto kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, magtiwala kayo. Hindi naman tayo naglukluk ng isang lutang sa ating gobyerno. Hindi naman tayo naglukluk ng isang walang alam sa ating gobyerno. Diba? Naging senator, naging governor, naging congressman. Ay, nako. Alerke. Kaya yung mga balita ba na pang tawag dito, yung mga masasamang balita kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya, ay, may ebidensya ba? May ebidensya ba? Ay, sabi ni OG Diaz, pag may ebidensya, maniniwala siya. Pero pag walang ebidensya, tayo maniniwala? Ilabas ang ebidensya. Oo. Maglabasa ng ebidensya para talagang, ay oo nga, ay totoo, true. Pero pag walang ebidensya, haka-haka lang. Naku, lebak-lebak lang yan, oy. Lebak-lebak. Kasama pa ni Nera. Oo, mali talaga yan. Pag walang ebidensya, lebak-lebak lang, kasama paninera, naku, maimpyerno kayo niyan. Kaya, stop nyo na yan, stop nyo na. Okay? So mga kabibig, ang ating lebak-lebak dito ba, may mga ebidensya tayong mga binabasa, hindi, mga lebak-lebak na paninira lang ha. Yan ang ating ladies and gentlemen. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.